Yon. Good morning, good afternoon, good evening. Let's go. Start na tayo ng ating day 16 of our weight loss, day 16 ng ating 21 day challenge. This is the beginning. So ano tayo ngayon? We are in Ajman, another Emirates of United Arab Emirates. So sa mga taga dito sa UAE, alam nyo na yan. Para to dun sa mga hindi taga UAE. So actually ang United Arab Emirates, there's a 7 Emirates or sa 7 states. So per state, gaya ng ang capital ng United Arab Emirates is Abu Dhabi. Tapos merong Dubai, Sharjah, Ajman, Fujairah, Umm Al Quwain, Ras Al Khaimah, 7 Emirates. Each Emirates, ano yan, may kanya-kanyang rules and regulation. They have their own ruler. Yan, just to give you an idea what I'm talking about. So nandito tayo sa Emirates of Ajman. This is Al Khurum cycling track. So bago kami dito, this is the first time we're going to ride here. Siyempre kasama pa rin natin si Madam. Ang bike therapy natin ay tuloy-tuloy pa rin. Good morning. As per sa ating pagsasaliksik, sabi, this is a 5 kilometer loop, but it could read but there's also an 18 kilometer loop. So yan, explore natin yan. So today, yesterday was supposedly a chill ride, pero hindi pala, sumakit yung mga katakatawa namin because of that tulay ahon. Well anyway, now we will try to chill ride this. Hindi mo na ako mag-high cadence or I don't know, maybe. Basta as of now, promise this will be a recovery ride. Bakit kami nandito sa Ajman? This is part of partner sa healing process. Relax and enjoy. So that she could go back to work. Ayan, so ito, bago na naman to, bagong ano, it's a new location unlocked. Let's go, Ajman. Al Khurum. Cycling track. Yo, let's go. The weather is kind of sticky weather. Ano siya, malagkit. Malagkit ang weather ngayon. Kaya masarap din pagpawisan. I'm not sure this is, see, maraming mga flamingo dito sa side na to. Parang bird sanctuary din. Mangrove. Ayan. Sabay-sabay nating explorein ito. Yung gantong mga bagong location na na-unlock natin. Ang sarap-sarap ng feeling, but ito is this place is 2 hours drive from Abu Dhabi. Dalawang Emirates yung madadaanan natin, Emirates of Dubai and Emirates of Sharjah. So, yan. And ito, this is 30 minutes drive from our hotel. Dito sa may Fairmont, naka-check-in kami sa Fairmont, dito sa may Fairmont Ajman. Yan, The Grove. Ano yan, The Grove na yan, hotel ba yan? Hotel yan, hindi yata. Mami, what's that? Rec Center? Sports Center. Center, right, golf course. Okay.
Alright. Golf, that's a golf course, Pia. Yeah, baka driving range or something. How long? But this is the Grove Restaurant and Cafe. Litchi Golf and Sushi Lounge. Yon. Ito. This is parang ang feel nito is similar as Alwat ba? Parang ganun. I'm not sure yet kasi nakaka 2 kilometers pa lang kami na ride. So, may mga konting ahon, gaya nito, may konting ito, ano to, lusong. So, konting-konti lang. Yan. So, masaya dito. Let's go! Ah, siya pala. So, because ang balik pa namin sa Abu Dhabi is Wednesday pa. So, hindi ko ito ma-upload kagad. So, this will be uploaded on Wednesday. Wednesday afternoon. And then, Wednesday's vlog will be uploaded same day, Wednesday evening. Okay? Let's go! Ayan, may issue na naman tayo sa bike ni Madam. Ayaw mapunta sa malaking chainring yung ano niya. I don't know if mali lang po yung pagkaka-gear niya or what. So, naghanap lang kami ng may istapan ng maayos. Then we will fix it for her. Ganda rito. Ajman is the smallest Emirates, di ba? Yes. Yeah, Ajman is the smallest Emirates. Sarap din yung feeling na pag meron kang bagong lugar na na-unlock, eh. Bago? Yun lang, yung alam mo yung nawawala yung nakakaumay naman din na naman. Kumbaga, this track, it's worth the travel. Siguro kahit hindi kami naka-check-in dito, once in a while, we can go here. Pero pag dito ka nagbanda, dapat at least for minimum dapat 2 hours ride ka. Kasi sayang yung 2 hours na biyahe mo kung 20 kilometers ka lang dito. Dapat mga 50-60 ganyan. Tingnan mo yung kabilang side ko. Maganda na itong mini. Yeah. Ang mga villa. Parang ano, no, nadalchi ba? Yun lang tamad yung mga ordinaryo dito. Hindi nagwawalis. Ayun, let's go! We'll get back to you, let's go! Ah, ito, we have reached the end. Kasi from the parking, itong pinakadulo is 6 kilometers. Babalik na ulit tayo dun sa parking side. Dito na natin ayusin yung kay Madam. Ayan, let's go. Pakupawis ko, ah. Ayan na, i-adjust naman natin yung ano, yung chainring ni Madam. Pangit lang talaga yung shifter niya. Parang yung Shimano Sora. Kailangan dulon-dulo. Ayun. Kailangan talagang maibili na si Madam ng ano, bagong bike. Ngayon, babalik tayo doon kung saan tayo nakapark. Tapos we will go on the other side. Ano din yun, 5 kilometers, 6 kilometers from our parking to the yung pinakahuli dito. Pinakadulo nito. Ayun, let's go! Ayun, sunrise na! Ilang araw. Natatakpan lang itong ano, hindi natin alam kung ano yung nakatakip na yan, eh. Pero sa amoy ano siya, amoy swamp. Baka gagawin niyang man-made lake. Ayan. Kaya ayan. Mainit yung ano, kaya ito paano na kami. Pawis na kami kahit nakakaka 8 kilometers na rin pala yun. Let's go!
Itong dito sa may side dito, ang itsura niya para siyang ano, dried na lake. May tubig kaya yan pag ano, sa pag hindi na summer. Para siyang ano, natuyo na lake eh. Ito so far nakaka 11 kilometers na kami. We're almost ano, makabalik na doon kung saan kami nakapark. Yung ano, sa pinag-parking namin, ayos din doon kasi may bike shop, mayroong mga convenience store, may Subway. Yan, kaya ayos din. Ang problema lang dito is ano eh, yung ang tawag dyan, pag ano, pag gabi na, walang ilaw. Kumbaga, ang ilaw lang dyan, oh. Ilaw din siya sa mga villa dito. Kaya dito maganda lang, dito maganda talaga mag-ride dito sa umaga. Ayan, dyan kami nakapag-park. So hindi yata natin madadaanan yung parking. Now we park there somewhere. So we will try this stretch dito. Kasi ito kung open ano to. Ayan, may katabi nito, ayan may ano, may jaggingan. Yun, ito one, parang one way na nga yata ito. Hindi na siya two way track. Ito may mga araw. Ayan. Ay hindi, hindi siya lake. Talagang open ano, field lang talaga siya. Medyo ayos dito ah. Ganda rito kasi kahit pa paano, kahit malagkit yung hangin, kahit mapifeel mo yung a bit of ano, cold breeze eh. Yung morning breeze ba. Yan, medyo nararamdaman mo yun. Ito, mahaba din tong jaggingan dito ah. Maganda itong side na to. Mas maganda nga itong side na to. Kung mag-ano ako, kasi kaya nga lang ano, sabi, may ano, I want to do duathlon. Pero sa ngayon, medyo matagal-tagal pa yun kasi sa ngayon, cycling pa lang tayo. Hindi pa tayo nakakapunta sa running. So, hindi pa tayo, kailangan natin magpalakas ng magpalakas muna, mag-train sa pagbabike. And then we go to running. So first and foremost, syempre, kailangan nating magpababa ng weight. Which is, parang nag-gain tayo. I'm not sure, hindi ako nakapag-weight. Kasi kakapon, medyo, although I stick with my fasting, with my intermittent fasting, pero hindi tayo nakapag-pigil sa pagkain kahapon. Medyo nagutom tayo ng konti. Kaya yan. Yan, on that note, shoutout muna tayo to mga mangrove ulit to. So syempre, shoutout sa mga subscribers natin. Thank you po sa support. Sa mga new subscriber, ika nga kahapon eh. Sa mga new subscriber natin eh, mag-subscribe na kayo. Joke lang. Sa mga new subscriber po, welcome po sa inyo. Sana may nakakapulutan kayong aral dito. Or na-entertain kayo or at least man lang na na-inspired kayo sa mga pinagsasasabi natin or sa ating weight loss journey. At sana ako maging inspirasyon nyo to do your own weight loss journey. Siyempre, tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating bike therapy with madam. Pwede akong magsalita? Okay, yes. Yung bike therapy actually, gaya nasabi ko sa'yo yesterday. Pag nagpa-bike ako, para ako nasa ibang mundo. Hindi ko alam paano ko i-explain. Pero yung nga yata yung sinasabi nilang the dopamine, that's yung ano, kumbaga happy chemical ba? I'm not sure if that's the right term, but correct me if I'm wrong. Pero gaya nga ng sinasabi, if you're feeling tired, not tired, like yung walang gana ba, try to ride the bike or do something, physical exercise ka. You're feeling hungry, you're feeling frustrated, and you are stressed out, I think biking is the pinakamagandang
Not the solution, ah. Huh? It's a remedy. Distress. Para outlet. Para at least mawala yung paano. But of course, you need to consult professional. Kumbaga, do it hand in hand. Yun. Siyempre, ano tayo, pasalamat tayo sa mga masugid natin taga-subaybay. Kailangan kay Mr. and Mrs. Tutoyan ng Adventure. Kay Antonio at kay Ma'am Mary, kahit meron silang naka-cross country, cross city yata sila. For they're traveling, they're still watching while ano daw, driving. Pero hindi sila nanonood habang nagda-drive, ah, of course. Nakikinig daw sila habang nagda-drive. So thank you very much sa support. I know you're kayo yung nandiyan sa naka-support sa akin from the beginning. Siyempre sila RJ Candelaria, sila Moy, Kasaklay, Vimergy, Inola Alone, si Romsky, si Remsky, si Happy Pedal, si Taran at Lumipad, at sa mga nakalimutan ko. Yan. Ayan, ito, may lake na dito. Pango. This is an actual lake. I don't know, man-made ba yan or what? Yo, let's go! Are you happy, madam? Yes. Yon, let's go. No fishing allowed. Haba din ng ano, nung jaggingan. Ayan, dito ang area kami naka-ride. Hindi pala 18, 15 kilometers lang yung the rest of the loop. 15 kilometers siya. So, dyan tayo naka-ride. So, dalawang ikot pa tayo. Pero hindi na tayo pupunta dun sa kabilang side. So, we will just take this. Itong loop dito. We're not going to straight there. Itong loop na lang na to. Ayan. So, hindi ko alam ilang thing. I'm not sure, 5 kilometers lang yata yung isang loop na yan. I-check ulit natin. So, right now we're at 16. Mag-start ulit tayo dito pa ikotin na natin. Kung ano, kung ilang kilometers talaga. I'm thinking it's about 5 kilometers or 10, I'm not sure. Hindi, mga 5 lang. 5 kilometers lang isang ikot na yan. Ayan, let's go. Babalik ulit kami doon. Meron kami nakitang truck na hindi pa namin natutungtungan. Ikot ulit tayo dito. Tapos pupuntahan natin yung bike truck na papunta doon sa side na doon. Na hindi pa namin nakakita ko, mayroon pa pala doon. So maybe that's the 18th kilometer one. Ayan, medyo tumaas na yung araw. Time check, it's 6:36. Sakto to, 1 hour more. Ano na ngayon eh, 20 kilometers na kami. So tatapusin lang natin yung 40 kilometers natin. Or 2 hours, whichever comes first. Kasi sayang eh, sayang punta natin dito eh. Let's go. Ito, huli natin itong cycles. Mauna ka na. Itong truck na to. Dito sa may right side. Hindi pa namin nadaanan to. Tingnan natin kung gaano kalayo to. This is two-way ulit. Two-way truck. Medyo mataas-taas na rin yung init. Pero okay lang yan. Susulitin natin to. Yan, ganda ng mosque sa taas, sa ano, sa harap. Yun lang, ito na kagad yun. Wait.
Let's see what's in there. Ayan, tingnan natin yung mosque dyan. Pasyal na lang tayo dito. Kung wala nang cycle track eh. Napakakipot na. Napaka-exe naman pala nun. Pero yan, meron eh. Merong ano eh. Private sidewalks for families only. Wala eh. Main road na itong dito eh. Wala, balik na tayo doon. Ikot-ikot na ulit tayo doon. Al Safiya Park. Ganda ng mosque. Ah, si Madam di siya sumunod. Hindi na sumunod si Madam. Wala na, highway na doon. Ha? Ano na? Bawal, bawal. Tsaka ano yan, private sidewalk for families only. So yun, balik na lang. Yan yung mga ruler ng Ajman. Balik na lang tayo doon. 25, isang ikot. Ito, parking area dito. Daming parking dito. Gusto mo mamunta doon sa dulo? Oo, ako okay pa ako. Hindi, inisip ko dito na lang tayo umikot-ikot. Kasi 25 na, so tatlong ikot na lang. Pwede lang tayo pumunta para isang ganun na lang. Sige, punta na tayo sa dulo. Ano? So, isang ikot pa natin yung kaninang pinuntahan natin, dire-diretso natin. Tapos pabalik dito sakto. Another 15 kilometers yan. Ayan, let's go. Ayan, may mga pa-gym-gym pa dyan, no? May nag-gym din. Hindi sa rasa kalma, may mga ganito din. Malamang. Let's go. Ito may ano, bike lane ice tub. Okay kaya dyan. Let's go. Ayan, ito. Pabalik na tayo sa parking. So, hindi na namin tatapusin yung 40 kilometers kasi sobrang ano, hindi na makapedal yung legs ko. Ha, pagod na. And ano tayo, day 16. 5 days more, makapag-rest na tayo kasi I feel like talagang kailangan natin ano, ng rest eh. Ano na lang, konti na lang, makompleto na natin 21 days na ano, na challenge natin, yung Developing a Habit Challenge. Ayan, ito na si Madam. Madam, ano masasabi mo? Happy? Very happy. Ayan, importante, happy. Ito ang recovery ride natin from yesterday. So, it's not. Kasi napapahay ka din kasi ako. Hindi ako, ano, kumbaga, kaya, ayun na nangyayari. Kaya na nababurn yung legs ko agad. So, kaya ito, nasa 30, siguro mga 37 kilometers ang abutin. Hindi na natin ma-complete yung buong 40. Kasi medyo pagod na tayo. So, ayan na lang muna ang ating video for today. So, thank you Lord for the safe ride. Thank you Lord for this beautiful place na na-unlock namin. And, thank you partner. At sinasamahan mo ako. Ayan, so syempre. Oh, ano sabi mo? Thank you. Thank you for this bike therapy. Yo. Syempre, thank you din sa mga subscribers natin na nakaabot dito. Oh, ito, tama na to. At saka sa mga hindi pa nakaka-subscribe at nakakanood. Yan. Yan ang tama. Subscribe na po tayo.
Malaking tulong po sa atin to. Ayun. Yun na lang. Madam, paalam ka na madam. Ito, baka sumimp lang ako. Oh, yan. Ano, kurbada. Paraan na tayo. Sa left side tayo. Oh, paalam ka na. Bye guys. Hindi ako sisip lang. Let's go. So if you find this entertaining, interesting and helpful, please, please, please like, share, and subscribe. Yun na, tapos na. Let's go. See ya. Yan, nandito kami sa may bike shop dito called Bike Lane. Yan. May mga ano sila. Pili tayo ng insulated na ano. Aray, mahal. 95 insulated. Wala bang tagpo 45 lang? Yung Jaya tagpo 45 lang eh. Yan, may mga bike din dito. Rental yata yan eh. Rentals yan. That's a rental bike. Ito. Itong Cannondale na to. Check mo kung magkano yung Cannondale na yan. Ano na lang? 32,000. Let's go! Ito na lang. Yan. Ito. Itong pinakamulit. Cannondale ulit. $29,000. Ito to. Ganda. Bianchi, $25,000. Ang ganda niya eh. Maganda talaga. Mahal eh. Ayun, $15,000 na lang yun. Oh. Bianchi. Kaya lang kasi ayoko yung nakalabas yung mga cable. Gusto ko to. Yan. Ito, Cannondale ulit. Puro Cannondale yung brand nila dito. Yan. Ito, Bianchi. Itong gusto kong colorway. Yan. Bianchi. Ito mami, 9K. Nakita mo ma, kaya lang may cable. Tingnan mo to. What's that? Orbea. Orca. 6,000. Ayun, 11,000 yung Orca na yun. Kaya lang, anong component yan? 105. Ayan, magandang option yan. Ito, magkano to? 11? 12. Oh, this is not bad, ha? 12,000 na to, Canon. Anong pangalan niya? Cannondale Habit 4. 11,000. Yung size mo lang. 16kg. Bakit 16kg? Hindi, ano yan, downgrade yan. Ano yan eh, Claris lang na, Shimano Claris lang eh. Yun ang maganda yun. Okay ba yung 105? Kaya lang, anong weight nito? This is 11,000. 9.1kg. Hindi full carbon yung mga yan. Ito, Cannondale na naman. 7,000. Ito. Ito na lang. Pinarelo na lang. Ano na gano'n to?